I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na. Ng araw, at ito po ang ating update at ang ating pag-uusapan, mga kababayan, ay itong panibagong banat ni Dr. Badoy kay Franz Castro at ilang kongresista na naging bias po, mga kababayan po natin. Nakulong ng 7 araw, nag-hunger strike pagkatapos pinalaya dahil umano sa mga testimony ng ilan sa mga PMEers, yung mga retiradong military, na nawagan sa House of Representatives na umano'y dapat palayain na itong si Ka-Eric at si Dr. Badoy dahil wala naman silang kasalanan at pinaglalaban lang umano ang kanilang karapatan. At nagpahayag din itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan po natin, ng pagsuporta at hinangaan nga itong dalawa dahil sa ginawang sakripisyo at ipinaglalaban ang tama at karapatan nilang dalawa. So dito sa programa, nakabalik na ito si Dr. Badoy, mga kababayan po natin, pero wala pa rin si Ka-Eric. At ano nga ba ang resback ngayon ni Dr. Loren sa mga kongresista? At sino ang kongresman na kinausap siya ng one-on-one patungkol sa usapan ng mga makakaliwa? So yan po ang ating alamin sa bidyong ito, mga kababayan. Kami nagtakip sa kanila ng mga politiko, no? So yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan na maling-maling desisyon, no? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila yan nila Manuel Bautista. Yang katraiduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos, yes, na yon. Tapos na ang CPP, Franz. Mag-surrender na kayo. At siyempre, Mama, ako'y natutuwa din mismo sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, at yes, ito'y nagpapakita na buhay, yeah, ang ating demokrasya. Mm-hmm. Yeah. Na nandyan pala sila, Ma'am. Eh kasi, yeah, sa laban natin, Ma'am, yeah. Alam mo, sa laban natin for 3 years dito, mm-hmm, we interviewed soldier almost every day. Yeah. We give importance to what to their service to our country. Yeah, because it's true. Oh, it, yeah, is true, yeah. Very true. Yeah. We do that every single day, five days a week. Tapos, because we thought, Ma'am, di ba sa atin, we will continue this fight. Yun din utos sa atin ni Pastor, eh. Yeah. We will continue this fight no matter what. We will give everything we got to finish this insurgency, yeah, problem that is, yeah, happening. Mm-hmm. To really finish this, even the Makabayan Block, mm-hmm, the three congressista sitting there, yun yung ating layunin, focus tayo doon. And we thought that, eto na ang ating, so, this is what we can do, eh. Giving information. Yes. Spreading information, di ba? And now we are reaping what we saw before. Yes. See how many party list na pabagsak natin. Question na. Angel, pwede ba ito? Kasi malamang 2025, wala na yan sila Franz Castro. Diba? Nasa karyedo na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na walang prinsipyo. Diba? Pwede yan, Ma'am. And they can still harm us that way. Kumbaga kasi nakita ko yung formula nila. Kasi sa UP ganyan. Dati anak bayan LFS, ganyan sila noon, no? Tapos ngayon, pumapasok na sila sa Student Council. Tapos napasok pa nga nila yung college organization ko, no? Yung UP Mountaineers na ginalit sa akin, no? So, at saka marami silang pinasok na ganyan na mga, na hindi naman, hindi CPP na, hindi CPP created na mga organizations katulad ng anak bayan, LFS. Nandun sila sa leadership positions, meron silang ano, meron sila pa rin, masasaktan pa rin nila tayo. Okay. Diba katulad, kunyari, for instance, ha, para maliwanag lang, kung bakit maliwanag na ang ilalagay natin sa pwesto ay yung hindi nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Kasi, tama ba yun, Angel? Pwede silang wala na sa 2025, pero nandyan sila as a consultant, nandyan sila as chief of staff ng... Yes, Ma'am, pwede po silang maging consultant. Kasi, hindi lang naman matatapos na porque hindi na sila sa Congress, wala na sila, is, yeah, wala na silang magiging impluensya. Pwede silang ano pa rin, Ma'am, tuloy pa rin yung trabaho ng Alliance Building. Yung tatlong yan,
at ini-influensya niya. In fact, during the franchise hearing, ang ganda kasi, ang ganda-ganda ng franchise hearing na yon. May mga positive parts ako na nakita doon. No? Nung tinanong ako, I think that was Congressman Tambunting who asked me, sino ba yung party list na yan na sinasabi mo? No? Tinanong niya. Mm-hmm. So sinabi ko, ang Makabayan Block ay CPP, NPA, NDF. Kung sinabi ko ito 4 years ago, naku Mariose, parang sinabungan ka ng bomba nun. Mm-hmm. Diba? Parang talagang puputaktihin ako. No, which is what happened. Pinutakti ako noon nung sinabi ko yun. Pero sinadya ko yun kasi gusto kong masabi yun. Pero nung time na yon ni si Chair, I don't know if it was Chairman Gus Tambunting, but it was somebody who asked me, na sinabi ko in front of everybody, in front of the camera, in front of the members of the Committee on Franchise, na ang kamatay, ang Makabayan Block ay CPP, tinanggap nila. No? So alam mo. Kaya na nga mga kababayan po natin, hindi naman talaga natin matago. Ano? Na alam yan ng mga kongresista, alam nga naman hindi nila alam. Siyempre, hindi lang talaga nila masita-sita, unang-una ay may immunity ang mga kongresista na yan. At pangalawa, wala naman silang sapat, patunay na ebidensya na sila talaga ay miyembro. Pero alam nila, which is kulang lang sila sa ebidensya. Ngayon mga kababayan po natin, sadyang malakas lang sila kasi nakikipag-alyansa nga, ginagamit sila ngayon ni House Speaker Martin Romualdez para sa kanyang sariling ambisyon. Alam naman po natin, ang unang-una, ang ambisyon niya na tumakbo bilang Pangulo. Pangalawa, itong konkon, ang kanyang charter change nga mga kababayan po natin. Itong change of our constitution, 1978 constitution. So gusto nilang baguhin. Ayon nga kay Senator Amy Marcos, baka gusto niya maging Prime Minister. So ganun pa man mga kababayan po natin, kaya kailangan niya na makialyansa, kasi kailangan niya makuha eh. Yung mga yan kasi ang kontra yan sa pagbabago ng ating konstitusyon. So ngayon, kung talagang para sa kapakanan ng bayan, walang political agenda ang konstitusyon, ay maraming pabor dyan, economic agenda lang. Pero kung papahabain yung term, kaya nang suggest ni Senator Robby Padilla, papadagdagan ang mga senador. So mukhang malabo aprobahan yan. Ngayon mga kababayan po natin, bakit talagang hindi magalaw itong umano'y Makabayan Block dyan sa House of Representatives? Malinaw na nagagamit din sila ng ilang mga congressman para sa kanilang personal na agenda. Kaya nakapagtaka kung bakit naiba nga ang pananaw ni Congressman Acop, which is alam naman po natin na isang abogado, dating otoridad, mga kababayan po natin. So nagbago ang kanyang paningin at mukhang galit pa sa kay Ka-Eric at kay Dr. Loren na sila ang lumalaban sa insurgency, sa gustong pabagsakin itong itong kalaban ng bayan, which is yung CPP, NP, NDF nga. Mga kababayan po natin. So ngayon kita po sa pagmumukha ni Dr. Loren ang pagod, parang hirap na kanyang naranasan doon sa House of Representatives. May pakas pa rin ang paghihirap na kanyang naranasan sa loob ng kulungan at ang sakripisyo na hunger strike, mga kababayan po natin. Ganun pa man, magiging thankful nga siya, naging thankful nga siya, tayo rin. Nagpasalamat na taga-suporta na kialyansa sa kanila. Dahil napakarami pala ang mga retired military, mga PMAers, ang nagpahayag ng suporta. So hindi basta-basta ang baliwalain itong mga manifesto ng dating military na nagsuporta at ang Vice President po natin nagsusuporta. Ang tanong mga kababayan po natin, ano naman kaya ang komento ni PBBM patungkol sa isyung ito? Tandaan po natin, napakalaking tulong ni Dr. Loren, ni Ka-Eric na labanan itong mga buwabatikos kay Pangulong Marcos, lalo na noong kasagsagan ng kampanya. So parang baliwala rin sa kanya, ano? Mga kababayan po natin, iba talaga yung ating Pangulo ngayon. Patuloy natin. Nila. Alam nila sa mga kababayan. So maliwanag tayo na iisa lang ang kalaban natin dito. Sorry. At yan ay ang CPP, NPA, NDF. So kung meron man kaming disagreements nila Chairman Gus Tambunting, I am confident pwedeng pag-usapan niya. And we can meet our shared ground. Kasi merong shared ground yan. Pero pagdating dyan sa CPP, walang shared ground dyan. Kasi ang gusto nila, pabagsakin ang gobyerno from within. In fact nga, nilaglag nga nila yung mga nasa committee, sa franchise committee. Nilaglag nila kasi ngayon ang taong bayan, galit sa kanila,
galit sa mga franchise committee members, pero sila hindi sila ginalaw. Hindi sila na-mention. Ang nangyari ito ay magsilbing leksyon sa lahat ng politiko, siyempre. Yeah. Na huwag tayong maniwala sa kahit anong sasabihin ng CPP, NPA, NDF na nandyan sa Kongreso. Huwag na huwag. Pinakamaling gagawin po natin yan. Dahil in the end, wala pong ibang layunin ng CPP, NPA, NDF kundi sirain ang gobyerno. Sa totoo lang, kaibigan ko si Speaker Martin, no? And he's been very gentlemanly towards me lahat yan, no? At ang totoo lang, yung politics, wala akong pakialam dyan. Wala akong interest dyan. At saka naiintindihan ko dahil galing ako sa pamilya ng mga politiko. Tatay ko kongresista din, mga atitos ko, mga mayor, mga ganyan, diba? So, naiintindihan ko yon. Naiintindihan ko yung kung may ambition siya or whatever. Kaya yun, wala akong pakialam doon. Pero yung naawa talaga din ako talaga sa kanya kasi ginagamit siya ng CPP. Tapos akala niya, meron siya nakukuha dito, pero sobra siyang talo dito. Meron tayong, alam ko maraming galit na galit, for instance, kay Benny Abante, no? Kay Romeo Acop, no? Pero meron silang ginawang mabuti sa bayan. Sila Franz Castro, wala. Yeah. Sila Raul. Alright, tama nga si Dr. Loren. Meron talagang kabutihan. Kita naman po natin kung gaano kagaling itong mga kongresista na ito pagdating sa pag-interrogate sa House of Representatives sa mga nangyaring pagdinig, lalo na sa illegal na droga, mga tiwaling pulis, mga abusadong pulis. Talagang hinahangaan kung itong si Abante, itong si Congressman Acop, so si Dan Fernandez, sila yan, itong si Congressman Barbers. So, kaso, pagdating sa franchise ng SM Niños, ay mukhang malaki ang kanilang galit sa SM Niños, sa franchise. So, yan ang hindi natin maintindihan. At hanggang ngayon, nasa puzzle pa rin po tayo na posibleng may bigayan, malaking bigayan. Kaya siguro, ganun na lang sila, katindi lumaban at gustong pabagsakin itong SM Niños. So posibleng po yan, mga kababayan po natin, hindi naman natin sinasabi, pero posibleng nagkaroon nga ng bigayan. So pasipagan, kung ikaw ay maingay, kung ikaw ay mahiling mag-question, ikaw mahiling mag-research, at marami kang umano'y report na ikakasira ng SM Niños, ay posibleng malaki ang bigayan sa'yo. Kita naman po natin kay Congressman Meg Nograles, mga kababayan po natin, na siya ang gumawa ng House Resolution, I think 1499 kung hindi ako nagkamali, na umano'y suspindihin itong SM Niños habang nangyayari ang investigation. So, imagine mo, wala ka pang sapat na ebidensya para suspindihin ito, pero gusto mo na ipasuspindi habang nagkaroon ng investigation. So gaano kahaba ang investigation, ganon din kahaba ang kanilang suspension. So, wala sa hulog, mga kababayan po natin. Nung tinanong siya, ang nilalaman ng kanyang resolusyon at patungkol sa sutolo ay hindi niya mapapaliwanag ng maayos. So, malinaw na mukhang hindi siyang gumawa ng kanyang resolusyon at nautusan lamang ito. So, posible yan, mga kababayan po natin. So, malaki pa rin ang tulong nitong nangyari, ano, kay Dr. Loren at kay Eric, kasi lalo silang sumikat, yun mga kababayan po natin, lalo silang sumikat at nakilala, na sana kung dinisregard na lang yun ang House of Representatives, edi tapos na, pina-explain na si kay Eric, pinahingi ng apology, tapos na sana. Pero ang ginawa nila na pagdinig sa House of Representatives, tila ba mas pinakilala nila itong si kay Eric at si Dr. Loren sa publiko na hindi nakakilala sa kanila at hindi nakakaalam na may existing pala na SM Niños. Kasi hindi naman ganun kadami ang followers, subscriber ng SM Niños, kagaya ng EBS-CBN at GMA na sobrang dami. Lalo na sa probinsya, kung mahina ang kanilang pick-up na signal, di ba? So dahil dito, social media, television, ay napakilala, na-introduce itong dalawa na palaban pagdating sa karapatang pantao. So, makonsidera pa rin nilang talagang good job at blessing nga ang nangyari umano sa kanila. Ayos. Manuel, wala. Arlene Rosas, wala. Mga top recruiters yan, correct, ang anak natin. Sa CPP, NPA, NDF, para sa mga politiko, kausap ko, yung CPP na yan,
wag tayong magpolitika dyan. No? There are other issues na pwede natin gamitin, pero pagdating sa CPP, dapat magkaisa tayo dito. Correct. Tama. Dapat, ano, this has to be beyond politics. No? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinakamahalaga sa atin, ang mga anak natin at ang demokrasya ng Pilipinas. So, di natakot sa mga kongresista kasi nga it's a collegial body, di ba? So, araw-araw, parang country club yan eh. Nakikita sila, inom sila. At dinadahan-dahan kayo, at kinakaibigan kayo para magalit, magamit nila kayo. So, you have to watch your heart. So, doon mo... Track record ng NTF-LCAC, napakaganda yan na nagpabagsak sa CPP, NPA, NDF. So, bakit natatanggalin? Yes. Yan yung hinihingi nila, di ba? But I also want to say, no, na we have to choose our leaders in a better way. No? Dapat mas maganda yung pagpili natin. Pero naawa ko dun sa mga kongresista sa loob kasi nandyan yung mga bulok na yung tatlong yan. No? Kaya, kasi ang explanation sa akin, Angel Franco, no, na once nasa loob na sila, ano na nila yan? Parang colleague na nila yan. No? So, entitled sila doon sa yung collegiality. Parang kailangan may respeto. Magayon. So, tayo na lang ang bahala doon. No? Na huwag na nating papasukin. So, ayan nga mga kababayan po natin, talagang mahirap talagang pigilin itong pagpasok na ito mga kaliwang grupo sa House of Representatives at hindi rin matanggap ng ilang kongresista na umano'y may nakapasok na itong grupo ng makakaliwa sa hanay ng House of Representatives at sinasabing dapat umano pa imbestigahan dahil ito umano ay napakalaking allegation. Hindi ko maalala kung sino nagsabi niyan. I think si Congressman Abanti ata na gusto niya umanong papanagutin itong si Dr. Loren at si Ka-Eric sa kanila ring sinasabi na napasok na umano ng grupong komunista itong House of Representatives. Naku, napakatanga naman itong congressman, mga kababayan po natin, na hindi niya alam, di ba, na ang tinutukoy ni Dr. Loren at Kabadoy itong tatlong miyembro ng makabayan o baka nagkukunwari lang itong kongresista na nagsabi. So, hindi lang ako sigurado kung si Abanti ba o hindi. Correct me if I'm wrong na lang, mga kababayan po natin. So, sa ngayon, mga kababayan po natin, ulitin ko, kita natin ang pagod, puyat, hirap sa mukha ni Dr. Loren. Pero ganun pa man, ay patuloy siya na nagsasalita para mapulgar itong sikreto ng mga kaliwang grupo. At syempre, gaya ng sabi niya, hindi na dapat ito makaupo sa 2025. So, asahan po natin yan, mga kababayan, na itong mga party list na wala naman na itutulong, kundi perwisyo lamang sa ating mga Pilipino, ay wag na nating iboto sa 2025 election. Maraming salamat. Yan po ang ating update. Paalam.